ulit mo rong ginahasa si kung nasa Papua New Guinea pa siya. Hindi totoo yan, sir. Hindi totoo yan. Told me that your sister was raped by Bienvenido Tejano. Nagre-reklamo po yung mga pamangkin nyo na hinalay daw ninyo. Hindi totoo yan, sir. Pamangkin nyo yan. Bakit bakit naman gagawa-gawa ng istorya sa inyo? Grupo yan. Grupo na ano yan? Grupo ng mafia? Grupo ng mga galit sa akin. Tapos yung growing up. She started mga teenagers niya. She started ang rebellious yung ugali niya. Nung nadala po yung kapatid ko sa Papua New Guinea, ako yung uncle, hindi ko po alam na minumulo siya pala siya ng chewing ko, sir. Sinabi niya na 12 anyos daw hinalay mo na siya. Tatlo sila nagreklamo, iba-ibang tao gagawa ng story sa iyo. Nagkataon na itong tatlo na ito may galit yan sa akin. Yung kanilang gusto at mahingi sa akin, hindi ko na ibibigay. May kinalalaman sa lupa, may kinalalaman sa mga kaso na nagkasangkutan itong mga to. Niloloko mo na lang kami, niloloko mo, gusto mo namang maglagay. Kaya tayo hindi maasenso. Sabi ko, this must stop. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Maying adlaw mga higala. Nitong nakaraang Sabado, ipinalabas namin ang sumbong ng tatlong babae laban sa ambassador ng Pilipinas sa Papua New Guinea, si Bienvenido Tejano. Rape ang sumbong nina Rose, Joanna at Nadia, not their real names, laban sa ambassador. Pero dahil ang prescriptive period ng rape ay 20 years, isa lamang sa kanila ang nakapagsampa ng habla sa prosecutor's office. Ang prescriptive period ay ang panahon o time limit para ang isang akusado ay makapaghabla. Ang period na ito ay depende sa krimen at sa parusang sinasabi ng batas. Halimbawa, kapag ang rape ay nangyari ngayon, kailangang maisampa sa korte ang habla sa loob ng 20 taon mula ngayon. Lagpas sa 20 years, hindi na pwede, paso na. Para sa mga krimeng mas mababang parusa sa rape, 15 years naman ang prescriptive period. Sa libel at sa mga kaparis na krimen, ang prescriptive period ay 1 year. Ang mga yan ay sinasabi ng Republic Act number 4661. Mga kaibigan, matapos ang maraming pagsisikap, si Ambassador Tejano finally ay nakausap namin sa telepono. Iparinig namin sa inyo ang aming usapan. Pinaiksi lamang namin dahil sa limitasyon sa oras. Pero lahat ng argumento niya, maririnig ninyo. Paulit-ulit mo rin ginahasa si nung nasa Papua New Guinea pa siya. Hindi totoo yan, sir. Hindi totoo yan. We didn't know the man from Adam, and when we had to talk to him, it was in the most unfortunate settings. Si Ginoong Bienvenido Tejano, ang kasalukuyang ambassador ng Pilipinas sa Papua New Guinea, ay idinidiin hindi lamang ng isa o dalawa, kundi ng tatlong babae sa sala panggagahasa. Ang tatlo ay mga kadugo niya. Si Rose ay anak ng panganay niyang kapatid, si Joanna ay anak naman ni Rose. Si Nadia ay pabangkin rin ng ambassador. Ayon kay Rose, ang sexual assault ay nagsimula hindi pa man ambassador si Tejano. Si Rose ay ni-rape sa Salcedo, Eastern Sabar noong siya ay 12 years old. 56 years old na siya ngayon. Taga Samar ang mga Tejano. Between 7 and 8 years old, si Joanna nang siya ay halayin sa Parañaque. 20 years old na siya ngayon. Sa Parañaque ang residence ng pamilya ni Tejano. At si Nadia ay ni-rape naman sa Papua New Guinea.
mismong sa Ambassador's Residence noong siya ay 22 years old. 42 na siya ngayon. Incidentally, si Ambassador Tejano ay ordained pastor ng isang Protestant church. Ito ang pagkakataon para marinig at malaman natin ang panig ng akusado. Meantime, narito po ang pagpapatuloy ng usapan namin ni Dorothy Kenneth, senior reporter ng Diaryong Post Courier sa Papua New Guinea. Pinaiksi namin ang usapan dahil kulang tayo sa oras. But they don't want their names to be put out in the statement because what they're saying is the Tejano is bound by immunity as a diplomat. These women, are they Filipinos like Tejano? They're Filipinos. They are working here in Papua New Guinea, not in the embassy. Actually, quite close to one, she works at the Masat Spilo. And every time ambassador goes there, he used to say sexual offenses, but sexual offenses were there until one day he started holding the susu and the bomber. Yeah, so she went and the husband knows. The husband was actually going to have a fist fight with the... So the husband has known about the... The wife told him. Filipino, huh? Yeah, there is another case of another Filipino who goes well. They go to the same church, but she works in one company. But Tejano used to send blood messages to her. Then we'll have him recalled here. Filipinos here can institute the cases in Philippines, and you can move it in. Thank you very much. I appreciate the information. To summarize, sinasabi ng kausap kong reporter na ang ating ambassador ay sabit sa maraming kasong sexual sa Papua New Guinea. Marami siyang biniktima doon, pero kabadong lumutang. Ngayon naman, pakinggan natin ang pakikipag-usap ko sa kapatid ni Nadia, si Eduardo Kalubid. Again, pinaiksi namin ang usapan dahil kulang tayo sa oras. Told me that your sister was raped by Bienvenido Tejano, your uncle. Yes, sir. Noong nadala po yung kapatid ko sa Papua New Guinea, my uncle, hindi ko po alam na minumulos siya pala siya ng chewing ko, sir. Oo. Sa Papua New Guinea. So that was like 1 year na ginamit po siya ng uncle ko, which is by ginamit ang ibig ko sabihin ay may sexual intercourse. There is also nagtrabaho yung sister ko sa kanya without pay. My God. Okay. Oh, okay. Without so pay. Year. Isang paggamit po 'yon. So okay. Ginamit is sexually abused. Saan nangyari yung panghahalay sa sister mo? I believe in the residence of the ambassador in Papua New Guinea. Ang sabi mo sa akin na depressed yung kapatid mo. That is correct. Uh-huh. Okay, yeah. Hindi ko po alam na minumula siya na pala yung kapatid ko when we were in Papua New Guinea. Yung sexual naman, hindi mo naman pwedeng masabi natin na nagsisex na pala ang tao kasi siyempre itinatago parati yun. Correct, yes. Yeah. And my sister work with uncle in Papua New Guinea. So I was also his private staff, and at the same time my sister's private staff. However, meron po akong pamilya doon sa Papua New Guinea. Dinala ko po doon yung misis ko at saka yung sapo pong anak. Mm-hmm. So nakabukod po kami. Okay. Nakabukod po kami sa ano, kaya hindi ko po nalalaman. This is very common. Na kung ang boss mo anong sasabihin sa iyo, plus ina-edulo namin siya na simple pastor sir eh. At saka ambassador pa. Akala namin yung depression is like parang nasisira ulo lang mga ganun. That's how we interpret the depression. So nung pumunta kami dito sa Amerika, nakasama ko yung kapatid ko kasi nilagpo po siya dito sa Amerika. When we were in the plane,
kahit magsulat po ng ano niya eh, yung ng pangalan niya. Oh my God. Ay, college graduate, di ba? College graduate po yan, sir. Oh, ay, trauma. Trauma, correct. Eduardo, did you confront your uncle? December 24, sir, 2004. Confess yung ano ko eh, yung sister ko sa cousin namin din. Okay. Si Noemi. Uh-huh. And also to my wife. Right at that moment, tinawagan ko siya, sabi ko, Uncle, what are you nanginginig ko siya, sir. Alam ko nanginginig siya sa telepono. Sabi niya, patawarin mo ako kasi nandiyan lang yung demonyo sa harapan ko. The devil is right in front of me. I cannot resist the devil. Sabi mo, humingi ka ng tawad. And then, right there, nahingi siya. So, naging maayos pa rin ang pagsasama po namin as a family. Kasi ayaw din namin talaga mabuking ito sa lahat. Mm-hmm. And I am very clear that he admitted what he did to my sister. Na he sexually abused to my sister. Which is, he is blaming the devil. Oh, okay. Now, kisino naman na yung devil may maraming yung ganon, say they always blame the devil. Classic itong si Ambassador. Lahat ay may kasalanan, lalo na ang demonyo, except his immaculate self. Mga kaibigan, sa wakas ay nakausap namin sa telepono ang akusado. Narito siya ngayon sa Pilipinas. So straight from the horse's mouth, narito ang rebuttal ni Ambassador Bienvenido Tejano. Again, pinaigsi namin dahil kulang tayo sa oras, pero lahat ng argumento niya, maririnig niyo. Mr. Ambassador, ito po si Ramon Tulfo. Bakit ano pong, hindi ba fair yung sinasabi, ang ginawa ko? Anong sabi mo? Hi, sir. Ramon. Oh, yes. Hindi raw kayo pwedeng kasuhan sa Papua New Guinea because of diplomatic immunity, ha? Huh? May procedure yan, sir. Pero yung nagre-reklamo po yung mga pamangkin nyo, yes, na hinalay daw ninyo. Hindi totoo yan, sir. Pamangkin nyo yan. Bakit naman gagawa-gawa ng istorya sa inyo? Kung okay lang sa inyo, kung mayroon talagang may chance at makapag-explain sa inyo, mas maganda siguro kung papayagan mo lang makipag-meet sa inyo in person. Kinukuha ko lang yung side ninyo para para makuha ko na, may maisulat ko rin yung side kung mayroon kayong side. Ganito, yung ano pong masasabi ninyo, yung mayroon po kayong pamangkin na 57 years old? Opo, pamangkin ko po yan, anak yan ng aking kapatid. Sinabi niya na 12 anyos daw hinalay mo na siya. Bakit naman siya magagawa ng istorya tungkol sa iyo? Sir, mayroon kaming formal na answer yan, nasa court na po yan. Ano pong answer ninyo ngayon? Malaking istorya yan, pero hindi totoo yan na hinalay ko yan. Sobra naman yan, pamangkin ko yan. Tapos pati yung kanyang anak, natuloy ako po na. Yung bata naman pumunta rito, 20 years old na. 8 years old mo raw, 8 years old, murang siya. Hindi ako magsagot na lang kasi sobrang mga allegation yan, those are lies. Sabi nung kapatid si Bienvenido, si Eduardo, sorry. Paulit-ulit mo rin ginahasa siya nung nasa Papua New Guinea pa siya. Hindi totoo yan, sir. Hindi totoo yan. And we have a clear explanation on that. Ano yung... Dante is so angry to me. Okay, granting. Gumawa, isa. Yung apo mo, sabi, sasabihin mo, gumawa na naman ng istorya. Eh yung si tatlo sila nagreklamo, iba-ibang tao gagawa ng istorya sa'yo. Bakit? Sir, grupo po yan sila. Grupo yan. Grupo na ano? Grupo po yan sila. In fact, sa totoo lang,
yung mga yon nag-iikot siya sa lahat na taong tumira sa amin, sa lahat ng mga pamangkin ko, kasi ang dami kong pinaaral ng mga pamangkin. At nagkataon na itong tatlo na ito, may galit yan sa akin. Ano? Yung kanilang gusto at mahingi sa akin, hindi ko na ibibigay. Anong hiningi po sa inyo? Sir, maganda sana kung personal na lamang. Hindi, ang tanong ko lang po, ano bang hiningi sa inyo ng na nagalit sila? Pamilya yan, sir. Pamilya. Talagang may kinalalaman sa lupa, may kinalalaman sa mga kaso na nagkasangkutan itong mga to. Oh, ano mga kaso po ito? Fairness ko lang, sir. Ang gusto, yung fair lang talaga. That's why, nag-formal na lang ako ng submission. Anong kalapsan ng ano? Ganun po ba? At saka, sir, ha? Yung sinabi nyo na marami akong nirek sa Papua New Guinea. Nakausap ko, si yung babae, si Miss Kenneth. Parang hindi yun ang lumabas eh. Hindi. Lumabas sila ng certification na yung sinabi daw nila sa inyo. Hindi naman yung totoo ni Tab, yung sinulat mo. Pinapagang ko rin. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, Miss Kenneth. Tumawag niya sa akin si Mr. Tolpo at tinanong kung kilala ko. Sabi daw niya, yes, I know Ambassador Piano. Oh, and then? Tapos sinabi ko raw, siya, mayroon siyang mga kaso dyan, criminal cases, at saka mayroon po siya ni rape na Papua New Guinea. Sabi daw niya, not that I know of. Tapos natapos kami yung usapan. Sandali lang po, recorded po yung aming usapan ni Miss Kenneth. Hindi ko sir alam po, alam paniniwalaan. Ibig mo sabihin, nagsisinungaling sa akin si Miss Kenneth? Hindi ko na lang sir malaman. Kilala mo ba si Eduardo Kalubid? Pamangkin ko yan sir. Sabi niya na dahil sa pangahalay ninyo sa kanyang kapatid na si ay nagkaroon po ng mental deficiency. Sir, nasa 40 na yan. Pero I'll just give you a gist, ano sir? I'll just give you a gist. This guy has been asking me money to help his children go to school. I told him I cannot give you, mas marami ka ditong mga bibinsa na kahigto ka na gusto kong tulungan. At ang laki-laki nang naitulong ko sa'yo hanggang nakarating ka dyan sa Amerika at maliwalas ng buhay mo, bakit ko bibigyan pa kita? Ang sabi sa akin ni Eduardo, umamin ka raw dahil na hindi mo raw ma-resist yung demonyo. Grabe naman yan, sir. Ang sabi? Ano ba yan? Ano ba yung demonyo? Yung nakahubad yung babae sa harap mo? Sir, wala naman ganon. Kaya sir, tingnan na lang natin yung mga sagot ko doon sa porti. Kasi maniniwala pa ako sa inyo siguro kung isa lang ang nagreklamo, pero isa, dalawa, tatlo. Sir, grupo yan. Grupo na ano yan? Grupo ng mafia? Grupo ng mga galit sa akin. Grupo yan ng mga galit sa akin. Bigyan na lang kita ng kaunting henta. Oh, sige. Galit na galit yan sa akin dahil lang sa lupa namin doon sa Samar. Sa puntong ito ng aming usapan, pinasali ni Ambassador Tihano ang kanyang kapatid na si John Mike. Hello. Oh. Good afternoon po. Good afternoon. Ano po, ako'y nalulong po sa pangyayaring ito dahil sa talagang pamilya ang sinera ng aming itong nangyari dahil sa tatsuhin ko. Buong pamilya namin, angga namin, tatlong magkatao lang itong nagsama-sama. Kaya pumunta po ka ng Samar, ni isa, kahit nanay ko, wala mananiwala sa kanila. Nanay ko na yan, ha? Pagdating naman sa kapatid ko si Dante, ganito yung sermon, ha? Nangihingi na kay Angel ng 3 million. Hindi na pagbigyan. Salamat lang marami. Okay, thank you. Salamat. Ramon, There you have it. Ang tawag dyan sa Ingles, blanket denial. Plainly, ang plano ni Nagtihano ay sirain ang credibility ng tatlong babaeng nag-aakusa sa kanya. Hawak po namin ang counter affidavit ni Tihano. Ito ang sagot niya sa prosecutor's office. Ganon din, blanket denial. Sa aming pag-uusap,
What struck me was Tejano's sense of self-righteousness. Pakinggan ninyo ito. Sa sobra kong konsinta ng mga pamangkin at mga apo, lahat nagsisertify yan na kung sino ang pagkatao ko. Sir, may certification ako ng National Police. I don't have any case. I never have any case rate there. Ngayon, sumulat ang ating siyempre, ang Department of Foreign Affairs na kansan din dito. Sumulat doon sa Papua New Guinea ng Department of Foreign Affairs. At awa ng Diyos naman, pagkaganda naman ng certification ng Department of Foreign Affairs since 1998, sir, hanggang ngayon, ay, ang sabi nila, I have a very high esteem in the country and I am respected. May adlaw mga higala. For the third week today, tatalakayan namin ang sumbong ng tatlong babae laban kay Bienvenido Tejano, ambassador ng Pilipinas sa Papua New Guinea. Bago sila nagsumbong sa amin, nauna nang naghabla ang isa sa kanila sa City Prosecutor's Office ng Paranaque. After we took up their case in two episodes, lumabas naman ang desisyon ng nasabing opisina. Ang prosecutor sa ating judicial system ang nagdedesisyon kung itutuloy ang habla sa korte o i-dismiss. Ano kaya ang desisyon ng prosecutor ng Paranaque City? Para sa mga hindi nakapanood ng parts 1 and 2 ng sumbong na rape laban kay Ambassador Bienvenido Tejano, narito ang naigsing baliktanaw. Dumulog sa amin ang mag-inang Rose at Joanna para ireklamo si Ambassador Tejano. Wika nila, sila ay ni-rape ng Ambassador. Sasalaysay sa amin ang nanay, tawagin natin siyang Rose. 12 years old siya nang gahasay ni Tejano. Hindi pa Ambassador si Tejano noon. Si Rose ay 56 years old na ngayon. Ayon sa batas, hindi na siya maaaring magsampa ng kaso sa korte. I cannot help but comment as a non-lawyer. Paano yan? Charged to experience na lang? Better luck next time? But I am digressing. Ang sumbong naman ng anak ni Rose, tawagin natin siyang Joanna. Siya ay hinalay ni Tejano when she was between 7 and 8 years old. 20 years old na siya ngayon. Ang ikatlong babae na nagsumbong sa amin ay si Nadia. She endured a nervous breakdown. According to her, siya ay 22 years old nang paulit-ulit na gahasayin ni Tejano sa mismong ambassador's residence sa Papua New Guinea. Si Nadia ay kinuha ni Tejano bilang private staff niya sa Papua New Guinea. Pero hindi raw siya sinwelduhan minsan man. Mga kaibigan, here's something we are underscoring. Sina Rose, Joanna at Nadia ay kadugok ni Tejano. Uncle ni na Rose at Nadia si Tejano at grand-uncle naman ni Joanna. As soon as I heard Rose speak about her experience, ipinakonta ko agad si Tejano sa Papua New Guinea. Unfortunately, hindi kami makakontak sa ambassador. We tried some more. Wala pa rin. Nang umuwi ang ambassador sa Pilipinas, that's when we got to talk with him sa telepono. Sa aming pag-uusap, lahat ng akusasyon ng tatlong babae ay kanyang itinanggi. Hindi totoo ang mga yon, sabi niya. Sinungaling ang tatlong babae. Sabi pa ni Tejano, ginagamit ni Rose ang anak para gumanti sa kanya. Sina Rose at Nadia Diumano ay galit sa kanya. Why so? Nangihiraw sila ng pera at iba pang pabor. Hindi ko sila pinagbigyan sa kanilang mga hinihingi, sabi ng ambassador. May away rin daw sila sa lupa sa Samar. Anyway, back to the legal case. Sa tatlong nagsumbong, tanging si Joanna ang nakapagsampa ng habla dahil siya lamang ang eligible sa prescriptive period. 15 years pa lamang ang kaso niya. Pasok pa sa prescriptive period of 20 years for rape. Ang sexual assault kay Joanna ay nangyari sa Paranaque City, sa bahay ng pamilya ni Tejano. And now, here's the latest.
Noon palang early July 2021, ang habla ni Joanna ay pinawalang bisa ng Prosecutor's Office ng Parañaque City. Walang sapat na ebidensya laban kay Bienvenido V. Tijano para ituloy ang kaso sa korte. Case dismissed. Sa madaling sabi, walang pananagutan sa batas si Tijano. Ang inaasahang hustisya ni Joanna and by extension ni na Rose at Nadia is not forthcoming. That is, kung ito na ang tuldok o conclusion ng sumbong ng tatlong babae. Kasama po namin ngayon si Attorney Art Amon para pag-usapan ng dismissal ng habla. Kapag may mga inapi na kailangan ng abogadong magaling at may puso, isa na rito si Attorney Amon na aming kinakalampag. Attorney, thank you for accepting our invitation. Anytime po, okay. Ang serbisyo ko ay open po sa ating program. Yes, kasama rin natin ngayon po yung mon, attorney. Yung dalawa nating complainant, itong magnanay na si tinago natin sa pangalan si Johan at saka si Rose. Actually, may isa pa, kaya na sa Amerika, si Nadia. Pero nakuha na naman natin siya ng reaksyon tungkol dito sa pangyayari sa kaso. Dinismiss yung habla ni Rose sa Parañaque Prosecutor's Office. Ano kaya naging dahilan? Dito sa paragraph 3, nakikita ko na kung ano po ang dahilan. Insufficiency of evidence o kulang ng ebidensya. Dahil binanggit natin na nalaman yung pagkamulistya mula si Chuhin Chahin, but there was failure to name the uncle or the auntie, and it should have been executed an affidavit to that effect. Iyon ang kulang. Paano ma-remedyuhan niya? Pwede nating igawan ng affidavit kung sino yung nagpagsabi dito sa complainant na si ganon, si auntie, si uncle. Mandali lang po yun, affidavit lang na yun para i-refile yung kaso. Dahil ito ay nasa level pa lang ng prosecutor, kung na-dismiss yan, hindi naman sinasabing without prejudice or double jeopardy, dagdagan lang po natin, itama natin kung ano yung kulang, idagdag natin, refile. Okay. Wala pong period yon, kung 15 days yun yung motion for reconsideration, but refile as a new one, referring to this case, then walang lapse na 15 days. Kamusta na kayo mula nung ma-dismiss yung kaso? At ano yung naging reaksyon ninyo? Siyempre ho, disappointed kami. Kasi unang-una, nasa ng hustisya natin? Kung yung mga tao na lagi na lang silang nang mumulestya ng mga ano, ng mga musmos, ng mga walang kalaban-laban, pagdating pala sa ano, eh, kung malakas sila, kung mapera sila, madali na lang silang pakinggan ng batas, ako naniniwala pa rin po ako sa justice system natin. Pero po, katulad kahapon, hinaras po kami. Inano po kami ng mga dalawa kong kapatid, yung si Manuel Tijano at si Philman Tijano, dala nila yung barangay. Inaano nila kami, hinaras po nila kami. Kaya kami na-trauma yung anak ko, hanggang madaling araw, umiiyak po siya. Pero dapat siguro ang dapat ito ay refile natin. Ay, kaya hingi kami ng tulong sa ina isang pauling kaso sa prosecutor's office. There are so many cases na mga ganito. Kung sakali man na babalikan, ba't din karapatan naman ng bata na magreklamo, kung babalikan ay karamihan dinidismiss din. Dinidismiss kung criminal o sa piskalya babagsak, dinidismiss yun. Hindi ibig sabihin na na-dismiss yung kaso laban sa kanya, ay pwede niyang mabalikan niya. Mm-hmm. Okay. Hindi. Para ano, walang pag-aalinlangan itong mag-ina, isampa natin yung kaso sa main office ng Department of Justice. Pwede ba ba yan? Pwede rin pong i-file either DOJ or doon sa Parañaque. Anong preference niyo, attorney? I prefer sa ano na lang ito, sa Parañaque. Kasi if you file it doon, bababa rin naman ang prosecution yan doon din sa Parañaque. Ah, okay. Mm-hmm.
Okay. Ang nasabi ko lang dito, just give me the relevant documents dito or related documents. I can prepare or draft kung ano yung kailangan. Ano. And then, kailangan ko lang sino yung tsuhin-tsahin na po pwedeng igawan ko ng sinumpang salaysay or sworn affidavit. Kasi yun ang kulang eh. Gagawin natin ng paraan. Marami ng kaso sa atin si attorney na pinanalo. Well, ang aking pong servisyo ay open dito sa aking programa para mga tulong sa ating mga kumbayan na kailangan ng legal na servisyo. Sana po, harapin na na po yung abuser ko po, yung mga ginawa niya po sa amin sa kanya. Sana po matigil na po. Mga higala, klaro po ang aming sentimiento sa sumbong nina Rose, Joanna at Nadia. Sila ay biktima, aggrieved ika nga. Pero ngayong na-dismiss ang habla ni Joanna sa prosecutor's office, nagbago na ba ang paniniwalang ito? Hindi po. Surely, in legal terms, na isantabi ang habla ni Joanna. Waipik sa accountability ng akusado. In legal standards, that is, pero hindi po legal platform ang isumbong mo kay Tulfo. Even as we consider the legal ramifications of a complaint that aggrieved citizens bring to us, ang inuunawa namin ay ang kabuuan ng isang sumbong, holistic, integrated, sabi nga. Meaning, ang aming tinitingnan ay buong context ng isang sumbong na maaaring wala sa saklaw o purview ng batas. In a strictly legal sense, yan ang kabuuan, ang overriding humane consideration ng aming serbisyo publiko. Kaya nga po, importante sa amin ang testimonya ng mga biktima. Kahit lagpas na sa prescriptive period ng anti-rape law ang kanilang dinanas, ang sumbong ng mga babae, tatlo sila, hindi isa lang, ay magkakaugnay. They constitute one interrelated grievance against a single person. We cannot for the life of us close our eyes to what happened to Rose and Nadia decades ago. Kung ang anti-rape law ang basis, irrelevant sa habla ni Joanna ang nangyari sa kanila. Pero hindi nga po kami legal platform. And that is why hindi nagbabago ang aming posisyon. We maintain in our belief that the complainants have been victimized by the ambassador over time. Somebody must be held accountable for the past and surely for the present miserable situation of the and while the letter of the anti-rape law may say that Joanna failed to provide sufficient evidence to proceed with the court case, isumbong mo kay Tulfo feels that the spirit of that very law provides otherwise. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, umabot sa 2,770 ang hinawakan nilang kaso ng incest crimes o sexual abuse na ginawa ng mga kamag-anak sa mga biktima noong 2010 hanggang 2016. Inamin ng DSWD na hindi kompleto ang bilang na ito. In fact, sabi nila, highly underreported. Kasi ang mga biktima ay tinatakot at natatakot naman. Karamihan sa mga biktima ay batang babae na ang edad ay 14 hanggang 17. Maraming incest crimes ang hindi nai-report sa DSWD at nagpapatuloy pa dahil tumatahimik lamang ang mga biktima. Maraming kaso ang nabubulgar nga, pero ang mga kaanak ng biktima ay ayaw ng iskandalo, kaya hindi nagsusumbong. Ano pa ang hihigit sa iskandalo ng mga batang nagsisilaki sa multo ng abusong sexual? Friends, let us all be concerned and do something about it. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. At ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og
Mabuhay! Inapi ka ba? Yan ang aming tanong. Malaki man o maliit ang pang-aapi, magsumbong po kayo sa amin. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po.